My God, I hate drugs. Pangulong Duterte, magre-retiro na sa pamahalaan sa pagtatapos ng kanyang termino. Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na ang kanyang pagbawi sa kandidatura sa 2022 elections ay magbibigay daan lamang upang matutukan niya ang pagtugon ng pamahalaan sa COVID-19, at upang maipagpatuloy ang progreso na nasimulan na ng bansa, partikular sa ligtas na pagbubukas ng ekonomiya. Pahayag ito ni Cabinet Secretary Carlo Nograles kasunod ng pagtungo ng Pangulo sa COMELEC kaninang hapon upang personal na bawiin ang kanyang Certificate of Candidacy. The President believes that withdrawing from the Senate race will allow him to better focus on managing our pandemic response in order to sustain the progress we have made in the country and in safely reopening the economy. Ayon ni Secretary Nograles, ayon sa kalihim, ikinukonsidera rin ng Pangulo na oportunidad ito upang makapag-focus sa pagtitiyak na magiging patas, maayos at mapayapa ang darating na halalan. He likewise views this as an opportunity to concentrate on efforts to ensure transparent, impartial, orderly and peaceful elections in May. Ayon kay Secretary Nograles, sinabi ni Secretary Nograles na makalipas ang apat na dekada ng pagsiservisyong publiko, balak na ng Pangulo na magretiro sa pamahalaan, at ilaan na lamang ang kanyang oras kasama ang pamilya sa kanyang pagbaba sa pwesto sa 2022. After over 4 decades in public service, the President plans to retire from government to spend more time with his family when his term ends in June 2022. Paliwanag ni Secretary Nograles, trust rating ni Pangulong Duterte ngayong last quarter ng 2021, tumaas. Nananatiling mataas ang trust rating ni Pangulong Rodrigo Duterte batay sa survey ng Publicus Asia Inc. Ito'y kahit patapos na ang termino ni Pangulong Duterte at sa mga batikos na ipinupukol sa kanya. Base sa survey ng ika-apat na quarter ng taon, 65% ang trust rating ng Pangulo kung ikukumpara sa 60% nito noong third quarter. Si Vice President Lenny Robredo ay nakakuha ng 30% at mas mababa ito sa rating niya na 31% noong third quarter. 36% ang nakuha ni Senate President Tito Soto ngayong fourth quarter at mas mataas ito kumpara sa 34% niya sa nakaraang quarter. 23.5% naman ang nakuha ni House Speaker Lord Alan Velasco at medyo bumaba ito ng kaunti kung ikukumpara sa 23.8% nito noong nakaraan. Samantala, sa mga kandidato ng 2022 elections, nangunguna pa rin si Bongbong Marcos sa pagkapresidente na nakakuha ng 51.9%, habang si Davao City Mayor Inday Sara Duterte naman ang nanguna sa vice presidential na may 54.8%. Sa mga tumatakbo bilang senador, si Cheese Escudero ang nangunguna na may 56.73%. Sinundan nito ni Pangulong Duterte na may 55.53%, Alan Cayetano na may 45.27%, Rafi Tulfo na may 41.67% at Sherwin Gatchalian na may 41.60%. Umatras na sa 2022 senatorial race si Pangulong Duterte kasunod yan ng pag-withdraw ni Senador Bongo sa kanyang presidential bid ngayong araw. Pia, matapos nga ang ilang buwang paligoy-ligoy ay nagtapos ang plano ni na Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang longtime aide na si Senador Bongo na tumakbo sa 2022. Lula ng isang taxi, nagtungo si Go sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila upang ihain ng personal ang kanyang statement of withdrawal bilang pag-atras sa karera ng pagkapangulo. Nangyari yan saktong 2 linggo mula nang sabihin ni Go na atras na siya sa laban. Sinundan siya ni Pangulong Duterte. Dumating ito sa COMELEC pasado alas 3 ng hapon upang bawiin ang kandidatura bilang senador. Tinupad niya ang unang pangako noong Oktubre na magre-retiro na siya sa politika. Naging mahigpit ang seguridad sa COMELEC pero hindi humarap ang Pangulo sa atin para sa isang panayam. Matatandaan na noong Setyembre ay gusto ng PDP Laban ang dominanteng partido sa nakaraang halalan na si Go ang maging pambato nila bilang Pangulo sa 2022 habang si Duterte ang kanyang vice-presidente. Pero inayawan ito ni Go at ang isinumite noong Oktubre ay COC bilang vice-presidente. Nagbago muli ang plano ilang araw bago ang substitution deadline. Nag-substitute si Go sa pambato ng PDDS sa pagkapangulo at si Duterte naman bilang senador sa ilalim din ng partidong PDDS. Pero ngayon, wala na sila pareho sa karera. Wala na po ako sa karerang ito, no? Sa pagtakbo. Naghanap lang ako ng tamang panahon at pinapaintindi ko po sa aking mga supporters na
Talagang desidido na po ako. Naawa po ako kay Pangulong Duterte. Matanda na po siya. Ayoko na po siyang pahirapan at ayaw rin po ng aking pamilya. Sana po'y maintindihan niyo po ako. 10:46 ng umaga nang formal na tanggapin ito ng COMELEC Law Department sa isang desk sa lobby ng Palacio del Gobernador at mabilis ang naging proseso. Ang panawagan ng senador, suportahan na lamang si Pangulong Duterte at ang kanilang mga programa sa natitirang mga buwan ng administrasyon. Samantala, 3:59 p.m. naman ng opisyal na tanggapin ng komisyon ang papeles ni Ginoong Duterte. Noong nakaraang linggo pa nagdesisyon sina Duterte at Go sa kanilang pag-atras. Yung kay Go, December 8 pa na ipanotaryo, habang nung Sabado pa nakahanda yung kay Pangulong Duterte. Sa kanilang pag-atras, wala na ngayong pambato bilang presidente at vicepresidente ang PDP laban na dating dominanteng partido. Ang natira, 7 pambato sa pagkasenador at kabilang dyan sina Salvador Panelo, Robin Padilla at Ray Langit. May 2 naman ang PDDS. Si dating PACC Chairman Greco Belhica at si Lady Anne Sahidulia. Balik sa'yo. Mel, tuloy ba bukas sa yung paglalabas ng final list ng mga kandidato sa 2022? Ayun nga, Pia, ang sabi ni COMELEC spokesman James Jimenez, ipapagpaliban muna yung pagsasapinal niyang final list of candidates ng 2 linggo o higit pa. Dahil daw hindi pa na ire-resolba yung mga isinampang kaso laban sa mga tinaguri ang nuisance o mga panggulong kandidato. At syempre, kailangan na nilang isama itong pag-withdraw na ginawa nila Pangulong Duterte at Senator Go kanina. Nangangamba ang mga magsasaka sa Benguet na hihina ang demand ng kanilang mga ani ngayong Kapaskuhan, ang tinituro nilang dahilan mga ipinupuslit na gulay. Ang detalye mula kay Amor Santos. Carrots, repolyo, luya at strawberries. Giit ng mga magsasaka, smuggled ang lahat ng ito. Nakalusot sa Bureau of Customs papunta sa mga lokal na pamilihan. BPI mismo ang nagsabi na wala po silang inaprubahan na pumasok ng mga carrots o mga cabbages dito. Pero nagkalat po sa palengke. Noong August po hanggang September, sa carbon market alone, 3 container vans ang pumapasok weekly po. We admit, sir, that in some instances ito ay nasisingit, sir, sa mga containers. Napapalamanan ba yung mga containers? Limited lang kasi yung capacity and capability namin for first border inspection. Sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole ngayong Martes hinggil sa agricultural smuggling, sinabi ng ilang senador na suspetsa nila may sabwatan ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno at mga sindikato. Ayon kay Senate President Tito Soto, kakasuhan ang mapapatunayang nagkasala. Sabi naman ni Senador Risa Ontiveros, may 4 na kumpanyang dapat i-delist na ng Bureau of Customs dahil repeat offenders raw ang mga ito. Sangkot sila sa pinakamalaking shipment ng mga gulay na nasa BAT sa Port of Subic noong Oktubre. Ayon sa Justice Department, nakatanggap ito ng 75 reklamo hinggil sa agricultural smuggling mula 2016. Pero 4 pa lang ang naihain sa korte. Ngayong holiday season, pwede raw umabot sa 3 milyong kilong gulay kada araw ang demand para sa mga ani ng mga magsasaka sa Benguet. Pero apektado raw ito sa pagpasok ng iba't ibang produkto galing sa ibang bansa. Sa kaso ng mga Korean strawberries na kalaban ngayon ng mga prutas mula La Trinidad, iginiit ng Bureau of Plant Industry na dumaan ito sa proseso. Pero hindi pa malinaw kung bakit sa importation permit, ornamental plants umano ang nakadeklara. BPI, why are you killing your fellow Filipinos? Kung sino mo lang nahanap buhay yung mga kababayan natin doon sa La Trinidad, import kayo ng import. Tinataon nyo pang peak season bago kayo nag-i-import para kayo nananadya. Actually, not the intention to kill the local farmers. So we have to understand, sir, that being part of the trade organization, so we have to balance. Babala ni Senate Majority Leader Mig Subiri, lalong malulugmok ang mga Pilipinong magsasaka oras na maaprubahan ng Regional Comprehensive Economic Partnership, isang malawak na free trade agreement. Nanawagan siya ng isa pang pagdinig para makuha ang panig ng Trade and Foreign Affairs Departments. Itinanggi ng palasyo na may sabwatan sa pagpuslit ng mga ilegal na gulay abroad. Patuloy raw ang
ang crackdown ng gobyerno laban sa smugglers.